Salahan. Ngayong Lunes, sa unang linggo ng pagdating o Adviento, atin pong pagnilayan ang Ebanghelyo. Ano ang pagkakapareho ni Jesus at ng Kapitang Romano? Sila ay parehong mayroong authority. Si Jesus ay may authority magpalayas, magpagaling, at magbahagi ng mga salita ng pag-asa. Ang Romano ay may authority din na mag-utos sa kaniyang mga tauhan, at siya rin bilang pinaka-leader ng kasundaluhan ay nasa authority din ng iba. Kumbaga ay meron siya pang mas mataas na sinusundan. Ang Ebanghelyo ay authority versus authority. Pero alam ng Kapitang Romano na ito kung sino ang kaniyang kausap. Isang taong may awtoridad na galing sa Diyos. Bakit alam niya? Kasi bilang si Jesus ay isang Hudyo, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Romano. Pero ang Kapitang Romanong ito ay nagpakita kung sino talaga ang tunay na boss, kung sino talaga ang tunay na may kapangyarihan. Kaya paglapit niya sa kaniya, ay kaniyang ipinamanhit na ang kaniyang alipin ay paralysis o may sakit. Sa kanilang pag-uusap, ipinakita ng Romanong ito na hindi na kailangang puntahan pa ni Jesus. Salita pa lang ni Jesus, magaganap na. Salita pa lang ni Jesus, mangyayari na. Salita pa lang ni Jesus, mapapagaling na niya ang kaniyang alipin. Kaya't namangha si Jesus sa pananampalatayang meron ang Romanong ito. Bakit sinabi ng Romano na hindi po ako karapat dapat na kayo ay pumunta sa aking bahay? Dahil ang batas ni Moses tungkol sa kalinisan ay hindi pwedeng mag-associate ang isang Hudyo sa hindi kapwa Hudyo, lalo na sa ilalim ng pamamahay. Siya ay magiging marumi. Ang isang Hudyo ay magiging marumi kung siya ay pupunta sa bahay ng hindi Hudyo. Kaya naunawaan ng Romanong ito ang batas ni Moses. Magiging marumi si Jesus sa paningin ng iba kung makikita siya sa tahanan ng Romanong ito. Kaya ganoon na lamang ang salita ng Romano. Hindi ako karapat dapat. Sabihin niyo na lamang po at gagaling na ang aking alipin. Kung tayo ay nakagagawa ng kasalanan, kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, wala rin dapat tayong karapatang makituloy sa tahanan ng Diyos, sapagkat tayo'y nagiging marumi sa paningin ng iba kung tayo'y nagkakasala. Pero tandaan ninyo, sa bawat pagdalo ng banal na misa, bago natin tanggapin ang kaniyang banal na katawan, palagi nating dinadasal ang salita
ng sundalong Romano. Lord, I am not worthy to receive you under my roof, but only say the word and I shall be healed. Napakalalim ng mga salitang ito. Salitang punong-puno ng pananampalataya na sa pagtanggap natin kay Jesus, lahat tayo ay gumagaling sa ating espiritual na karamdaman. Uunahin nating gumaling ang pangloob at espiritual upang maramdaman natin ang paggaling ng katawan. Sa salita ng Romanong ito, nakita ni Jesus ang laki ng pananampalataya kahit na siya ay hindi kabilang sa bayang Israel. Malaki rin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa pagkakataong siya'y ating tinatanggap, naniniwala tayong tayo ay gumagaling at ang sentro ng pananampalatayang ito ay walang iba kung hindi ang pagpasok ni Jesus sa ating bahay. Ang bahay na ito ay walang iba kung hindi ang ating puso. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang nilalaman at kung ano ang kailangan ng ating pusong hindi matibay. Ang ating pusong palaging nag-aalinlangan. Ang ating pusong hindi consistent sa pagsunod at paniniwala sa Diyos. Sapagkat walang ibang may kapangyarihan maliban sa kapangyarihan ng salita ni Jesus na ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay tunay na gumagaling na nakaugat sa pananampalataya. Mulit-muli, bago natin tanggapin ang Kaniyang banal na katawan, hiramin natin ang salita ng sundalong punong-puno ng paniniwala sa presensya at salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal.